So, ang ginawa natin dito mga kamasa, ito. Kukunin natin yung hulog natin. Ito kasi yung naka-eskwala na tansi natin. Kung saan na papunta ron, tapos papunta ron. So, naka-eskwala to. Ito yung tansi natin sa taas. Ito rin yung tansi natin sa baba. So, eskwalado yan. Ngayon, syempre, dapat naka-level to. Naka-level to na dapat nakahulog yan yung mula dun sa may puting niya. So, yun ang pag-layout natin ng ganito. Tapos, syempre, dun sa kabila rin. Tapos, ganun din dito sa kabila. So, magtatayo na tayo ng mga poste mga kamasta, no? Para makompleto yung poste natin. Kasi yung dalawa na itayo na yun. Ito na lang. Bali yung dalawang poste natin, bali 30 by 30 yan. Yung dalawang gitna. Bali yung dalawang gilid, bali apat na gilid is 30 by 40 yung labas niyan. Kahit apat lang yung gilid na eh. Huwag lang galak. Nagalasa ang mata ko yung sobra. Ay, din yung pang aso pa. Ang daan ko. Salita naman ang salita. Hindi mo. Gapuran yun na eh, pertakan yun. Gapuran yun. Baka may mga itikarwa. Sasabisa dulo di pa rin kabilan ni kwa. Mabihin ka, mabihin nga. Nangan mo eh. So ayan mga kamusta na yan, magtatayo na kami ng poste. Kung makikita nyo itong poste natin, bali ang finish na ito 30 by 40. So ang topping lang na ito, o kaya yung finish niya ay 2.5 per side mga kamusta. No? So dito, kung makikita nyo, nakaayos na nga yung mga dun sa may footing natin. Kung saan yung footing natin, o kaya yung para dun sa may pinaka elbow natin ay 30 cm yan. So tingnan natin mamaya yung nailagay. Ano? So, ayan, naglagay tayo ng spacing para dun sa may parilya natin. So yung parilya natin mga kamasta, ayun. Bali nakataas lahat ng mga hook niya. So hindi mo pwede yung nakababa. So yung parilya natin dito mga kamasta, no? Ang ginawa namin dyan, bali nag 15 cm kami yung pagitan niya. So 16 mm yung ginamit natin dyan. Tapos ngayon, nilagyan na natin to ng mga G1 na mga buhangin o yung bato-bato na yan. Tapos ang gagawin natin dyan, kung makikita nyo, naka-U lahat o kaya naka-bend yung mga dun sa gilid ng parilya natin. So ganun lang yung gagawin natin. Ito kasi mga kamasang ilalagay na lang dito is 30 by 30. So ito na ito, 30 by 40 na dalawa doon, 30 by 40 dito, tapos 30 by 30 dito. So yung pagtatayo natin na ganyan. Eh, may kita. Lamang sa. Palapag lang. So tayo na natin 'tong mga poste natin ng dream house natin mga kamasta, no. Konting-konti pa. Marami-marami pa pala. Hindi lang konti. So dito sa pagitan na 'to mga kamasta, ang ginawa ko kasi dito. Ito kasi nakasagad na 'to sa lote na kinuha natin. Ngayon, nag-adjust lang ako ng 15 cm para yung 15 cm na yun mga kamasta, may spacing tayo sa sidings niya. Bali, eto, gagawin na lang natin dyan. Bali, naka-side lahat. Kumbaga yung mga bakal natin, naka-hook mga kamasta ay naka-side siya lahat. So yun mga kamasta, yun si Mrs. ko. So, tatayo na natin. So dati yung nag-ukay lang tayo dati kung saan kinuha natin o nagpa-relocate kasi tayo dati. Ngayon ito na talaga yung kwan natin, step by step na paggawa natin dito. So unti-unti to mga kamasta, no? Ayusin na lang natin to. So, ang ginawa ko dito mga kamasta, yung luwang na ito, 1 meter by 1 meter. Tapos yung hukay natin dito ay 130 cm. So, yung mabubuhusan dyan,
halos nasa 1 meter yung mabubuhusan. So then dito naka-flat lang siya dito. Tapos kukunin na lang natin yung level niya mula dun sa 150 na yon. Naka-open dun sa ilalim, mga kamusta, no? Parang may basement sa ilalim pero 150 lang yung taas niya. Kasi ang tie beam nito hanggang doon, tapos mag-CC siya na ganyan. So ang ginawa natin dito, mga kamusta, ito. Kukunin natin yung hulog natin. Ito kasi yung naka-eskwala na tansi natin kung saan papunta ron tapos papunta ron. So naka-eskwala to. Ito yung tansi natin sa taas. Ito rin yung tansi natin sa baba. So eskwalado yan. Ngayon, syempre dapat naka-level to. Naka-level to na dapat nakahulog yan yung mula dun sa may puting niya. So yun ang pag-layout natin ng ganito. Tapos syempre dun sa kabila rin. Tapos ganun din dito sa kabila. Yan. So dapat yan nakahulog. Gamit kayo ng hulog hanggang dun sa may pinaka-puting niya talaga, mga kamusta. Dun sa may pinaka-drop niya, pinaka-baba. Tapos lalagyan na lang natin ng lock. Then itong mga to, papatayuan na lang natin ng scaffolding. Kaya nagkuha tayo ng scaffolding doon. H-frame natin para mailock natin to lahat. Para bago tayo maggawa ng tie beam niya, nakaprepare na yan lahat. Then yung pagbubuhos natin ng poste. Sige, sige, tulak. Tulak mo. Sige pa. Si Joseph po, nagpapalaki ng tiyan. Tapos yung isa nagpapaalis ng hangover. So yan yung sinasabi nung kailangan hulugan, mga kamusta, no? So kung makikita nyo, kahit na nakaside yung sa may parilya natin o kaya yung poste natin dun sa pinakadulo, malakas yan, mga kamusta. Basta yung deploy natin na 30cm na yon, yung sa may sa ilalim ay nakaayos ng maigi, tapos nakakalat. Ito yung pan natin, no? Sado na malayo. Ito yung pagkasal. Buhatin nyo ko ganito. Dagol! Ay, sobra, sobra. Sabi niya ang poste. Sige pa. Ay, sige pa. Sige, ayan yung matamaan niya, no? Sa i-ganon na lang natin pag naitali na. Ang importante yung kunin niya. Sige, pag ganito pa. At ang nangato tayo by ram? Tukudan na lang. Hindi pangit, mapaparin nyo sa butano siya. Wala tayong pan, ano? Ikatang, ikatang. Salbahe. Yan may nagado salbahe. Alam din di ko adyo na. Bareta am ge den yo ay. Ita i ko di tapag binibitan nyo ngayon. Atoy. Alan ni Dagol ata, alan ni Dagol. Alan ni Dagol ata. Bitin nyo. Tanggal ba tayo? Makikita ka dapat putik. Yun lang ko yung parlay na itong format. May lock ba yun? Panayin ka, i-welding na lang. Ay, welding? Spakan na lang natin. Kaya gagawa ko ng angle bar na maglalock na gano'n. Flaklam na. So ayan, mga kamusta, natayo na nga lahat, no? Buhos na lang gagawin dyan. Tapos susunod na dyan. Pagka nabuhusan na yung mga yan, poporma na natin to hanggang dun sa may papuntang sa tie beam natin. Bago tayo maglagay ng para sa tie beam niya. So papormahan to, tapos buhos ulit. Doon sa may poste, tapos tie beam na yan susunod.
Ayan mga kamusta, no? Abangan natin yan, yung dream house ni Mami Rose. So tara, merienda muna tayo. Tingnan nyo, kakaunti na yung bakal natin, oh. So marami pang bakal na kailangan. Nandito pa yung mga para sa stirrup natin. Tara, tara, merienda muna tayo. Ay, may turong pa pala, oh. Ayan, buksan mo. Ayan, merienda tayo. Yan, so iwan na natin sila tatay, oh. Pupunta na tayo. Kubuha pa kami na suha mga kamusta, no? Iuwi natin. So tara, tara, tara.